Sa isang malayong lalawigan, nakatira ang mag-inang si Aling Rosa at si Pina. Si Rosa ay isang balo at mahal ng ina ang nag-iisa niyang anak. Sapagkat wala ng ama, inisip ni Aling Rosa na ang pagpapalaki sa layaw ng anak ay makakabuti sa pag-uugali nito. Doon nagkamali si Aling Rosa, sapagkat nasanay si Pina sa laging pagsandal sa kanya. Hindi gumagawa ng anumang bagay si Pina na di ikinukonsulta sa ina. Lagi at laging si Aling Rosa ang gumagawa sa bahay. Isang araw ay dinapuan ng sakit si Aling Rosa. Kinailangan niyang magpahinga, kaya napilitan si Pina na gumawa ng mga gawaing bahay. Tumagal ang sakit ni Aling Rosa. Nagrereklamo na si Pina na pagod na raw ito sa paglilingkod sa ina. Isang umaga ay magluluto sana si Pina, ngunit hindi niya makita ang sandok. Saan kaya naroroon ang sandok? Inay, hindi ko po makita ang sandok. Hanapin mo, naririyan lamang iyan. Wala naman dito. Inay, wala po talaga akong makitang sandok. Hanapin mong mabuti, andyan lamang iyan. Kanina pa nga po ako hanap ng hanap eh. Talagang wala. Hay nako, lagi ka na lang wala. Hindi ko po nakita. Mahirap bang maghanap? Wala ka na bang alam gawin kundi matulog, kumain at magpahinga? Pina, magkaroon ka naman sana ng maraming mata. Hindi bibig ang ginagamit sa paghahanap kundi mata. Mata, Pina. Lumabas si Pina sa kwarto upang muling hanapin ang nawawalang sandok. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi na nakabalik pa si Pina. Hinanap ng ina si Pina, ngunit wala siyang nakita kahit anino man lang ng dalagita. Lumipas ang mga araw. Habang nakatingin si Aling Rosa sa labas ng bintana, ay may nakita siyang isang kakaibang halaman sa kanyang bakuran. Ang halamang iyon ay may mahahabang dahon, maraming tinik, at sa gitna ng mga dahon ay may bungang malaking tila may korona sa ibabaw. Ang bunga ay parang isang ulo na maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang sinabi niya sa kanyang anak bago ito mawala. Pinangalanan niya itong Pinya, alinsunod sa pangalan ng anak niyang si Pina. Wakas.